Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa pananambang noong Lunes sa abogado ng Umanoy drug lord na si Kerwin Espinosa na si Attorney Jonah John Ungab na Vice Alcalde rin ng Ronda, Cebu. Binuo ang task force para matutukan ang lahat ng angulo sa krimen. Tatlo ang tinitingnang posibleng motibo ng krimen. Posible raw kasing may kinalaman ito sa kanyang trabaho bilang abogado, sa politika dahil sa pagiging busy alcalde niya o kaya ay sa personal interest. Systematically nga pag tanaw gyud kung asa ang kung unsa gyud ang pinaka motive gyud sa iyang kuan, iyang incident niya. Dili pa may possibly kakuan kay so far gagather pa man tag evidences. Kasalukuyan namang sinusuri ng mga otoridad ang CCTV footage kung saan nakunan daw ang insidente. Para naman matukoy ang gunman, balak daw i-enhance ng pulisya ang kuha ng CCTV. We received information na nasa yung mga previous threat. Doon pa na hitabo yung mga threat. No? That's why we will be going through the details, the records, kung nablatter ba ni. Dalawang tao ang kanilang itinuturing na responsable sa krimen. Ang gunman na siyang bumaba sa itim na motorsiklo at ang isa pang naghihintay sa pagdaan ng abogado sa bahaging iyon ng kalsada. Okay, sa amo ang case conference, we can say na ang gunman is yung medium belt siya. Medium belt. Medium belt, medyo taason siya. Okay. Nakikipag-coordinate na rin ang Cebu City Police sa mga counterpart nila sa probinsya. Layo nilang kumuha ng impormasyon sa bayan ng Ronda kung saan nakatira at nanungkulan ang biktima. There's initial nasabihan ako, and we will be willing to assist din because his residence is in the province. Whatever data they need, I hope we could help. Pangako ng pulisya, tututukan nila ang pagresolba ng krimen at sisiguruhin kumpleto at impartial ang imbestigasyon. Nico Sireno, Nagbabalita, Pilipinas.